Hello guys, so Kaloy PCP Vlog po. So ako si Kaloy Beher at ang gagawin po natin ngayon ay 3-part video. Una po, installation ng scope. Pangalawa po ay yung pagbabalance na scope para hindi siya canted. At ang pangatlo po ay itetest natin yung silencer na kasama ng unit na to. Po. So, sa pinakaunang part, so, naikabit ko na yung mount. So, yun na may pwede mong ilipat kung halimbawa hindi ka sure na yan yung gusto mong pasto. Ang gagawin, bago mo ilock itong kanyang ring, so, dito, apat dapat yung gagamitin ko. Kaso nga, ang purpose ko lang naman is i-balance siya. So, dalawa lang yung ginagamit ko. And then, ang unang gagawin is yung eye relief, yung timpla sa mata mo ng lapit at layo ng scope. So, sa mga sa mga scope, meron kayong makikita ang ganitong mga card katulad dito sa Discovery. Meron siya dito ang nakalagay, hindi lang masyadong kita. Meron siyang tinatawag na eye relief. So, sa eye relief niya, nakalagay dito is 87mm or 8.7cm hanggang 8.5. Ibig sabihin, yun yung layo nun sa iyong mata. Okay? So, ang gagawin ko lang, isisilipin ko, and then titingnan ko kung yung objective ay bilog na bilog. Walang parang tubig sa gilid. So, ganun ang pag-check ko. Okay? So, yun lang. Kapag tulak, hila, and then i-check mo kung tama sa timpla ng mata mo. So, dapat ay hahawakan mo ng ayos yung baril mo, at yun na yung adjustment na gagawin mo. Pag may nakakita kang bubble sa or yung parang tubig sa gilid, that means mali yun. Okay, so ayan. Next one, bago mo ilock, kasunod mong gagamitin, yung mga pang-balance, kung canted or hindi. So meron tayo dito yung scope leveling kit. Okay, so meron siyang tatlong pieces. And then, pili ka kung alin yung magkakasya sa pagitan. First na gagawin mo, itong maliit. Ayan. Okay. So, ayan. Ito munang maliit. Tatapat mo lang siya dito sa may ilalim ng scope. Dito sa mismo. Diyan sa may ilalim na yan. Itong plot na to. Dito mo siya gagamitin. Okay. So, ayan. And then, pili ka dito. Or dito, magkaiba kasi sila ng size. Kung alin yung aabot, and then slide mo lang siya katulad nito. Pinili ko yung maliit. Hindi siya, ayan, hindi siya nag-match, hindi umabot. So, itong malaki ang gagamitin ko. Okay. Ayan. So, dito lang sa may unahan kasi sumasabit siya dito sa may ano lang, scope. Ayan. So, kailangan hindi sasabit sa ring. So, dito lang sa may unahan, pwede na yun. And then, gagalaw-galawin mo hanggang sa makuha mo yung pwesto niya na hindi na siya gagalaw pa. Check natin kung walang sinabitan sa kabila. Check natin kung palagay mo may sinasabitan sa ilalim para hindi maging align. Ayan. Okay na. Balance na. So, kapag ganyan balance na, pwede mo na higpitan yung mga screw niya. So, paghigpit ng screw, sa halip na didiinan mo agad yung isa, halos papantay mo siya sa left and right side. Yan, para balance. And then, hindi tapatan. Alternate yung linya. So, dito, tig-dalawa lang ang ginamit ko sa halip na up. Ang purpose ko lang naman is i-check kung maganda yung silencer at saka kung align yung scope. So, ayun. So, ito na. Okay na. Madiin na. Itong ring. Madiin na. So, testingin na natin itong silencer natin. So, ayun na sila natin gagawin. Part 3.
Sarap ihitin ng scope. EDPRS, yung scope natin. Sarap niyang pihitin. Maganda yung hawakan niya dito. Tapos, ramdam na talaga na gumagalaw siya. So, ang pagtetestingan natin ay parang nasa 80. Subfold. Hold over ng 1 ano ba to? 1 emerald. Subfold yung ano, yung ating target na plate. So, yun, sir. Okay. So, okay na sir yung iyong scope. Kabit mo lang siya sa position na to. Ayan. So,